Doble dagok sa mga taga Batangas ang hagupit ng bagyong Dante. Marami kasi sa kanila, hindi pa nga nakakabangon sa pagputok ng Bulkang Taal early last year. Nagbabalita live mula sa frontline si Romel Lopez. Romel, kamusta dyan sa Batangas? Yes, Marga, mga bahang evacuation sites at mga stranded na pasero ang iniwan nga ng bagyong Dante dito sa Batangas. Marami sa kanila, kagaya ng sabi mo, hindi pa nga nakaka-recover sa pinsalang dinulot ng pagputok ng Bulkang Taal noong nakaraang taon. Marga, hanggang hating gabi ay pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan dito sa Batangas dahil nga naman sa panghapong pag-ulan na nagmistula namang swimming pool ang ilang evacuation tents dito sa Talisaya, sa bayan ng Talisay dito sa Batangas. Kinailangan tuloy maglagay ng paleta ng mga evacuee para hindi abuti ng lagpas sakong nabaha. Doble dagok ito sa mga lumikas noong pagputok pa ng Bulkang Taalong nakaraang taon. Ilang bagyo at tag-init na raw ang dumaan, pero mahigit 480 pa rin sila mga evacuee sa lugar. Naabutan naman namin sa Batangas Sports Complex si Archie. Kabilang siya sa 25 stranded passengers sa Batangas Sport na inilipat sa lugar. Ayon sa Philippine Coast Guard, ay nasa 40 hanggang kagabi ang mga pantalang apektado ng bagyong Dante. Sa kabuuan ay 1,700 na pasahero ang stranded dahil sa bagyo. Sa ngayon, sa mga oras na ito, Marga, ay pabugso-bugso na lamang yung mahinang pag-ulan na nararamdaman namin dito sa Batangas. Sa lahat naman ng mga apektadong pantalan sa Central Visayas at dito sa Southern Tagalog ay nakapagbalik operasyon na nga yung Matnog Port naman sa Sursogon. Nakapagbalik operasyon ito kagabi. Pero inaasahan nga natin, Marga, na sa patuloy na pag-ayos ng lagay ng panahon ay madadagdagan pa yung mga pantalan na makakapagbalik operasyon ngayong araw. Marga. Maraming salamat, Romel Lopez.